Oh, so what's good boys? My name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. Nakikita nyo naman yung video topic natin. Top 10 foods na pampataba or top 10 bulking foods. So yung dalawang yon yung gagawin kong title. Yung isa title sa thumbnail, yung isa title dun sa description boys. So ayun. So bago natin simulan yung video, syempre shout out muna natin yung mga tropa natin boy. Shout out sa pusa akong to, hindi joke lang. And shout out kay Miko Wade or kay Miko Sakyako. So sana na pronounce ko na maayos boy. At shout out kay Chester Dionido men. So ayun, shout out sa inyong dalawa men. And ayun, proceed na tayo sa video. Let's go basic. Okay boys, so proceed na tayo sa topic ng video natin men. Syempre, boy, bulking foods or pampataba. So bago tayo mag-proceed doon, kailangan muna natin malaman paano ba yung proper bulking. So yung proper bulking, kailangan natin mapunta sa calorie surplus boy. Ano ba yung calorie surplus? So we need to eat more than what our body needs to gain weight or muscles boy. So ayun, lean muscle mass or weight in general na lang. So ayun, so paano ba yun? Maglalagay ako ng ano, calorie calculator sa baba. So calculate nyo lang doon kung ano yung mga measurements nyo, tapos isosolve nyo na yung ano nyo, yung calorie surplus nyo. So lagay nyo lang yung details nyo dyan men. And ayun, so calorie surplus, yun yung kailangan natin para mag-gain ng weight at muscles. Ngayon, proceed na tayo sa pagkain, boy. So, top 1 food is ano, mass gainer, boy. So, mass gainer. Ayun, ayun yung unang-una nating food. So, mass gainer, boy, ito yung isa sa pinakasikat na supplement dito sa Pilipinas. Parang sikat siya next to whey protein, di ba? So, yung mass gainer, boy, sa pagkakaalam ko, nasa 1,000 plus calories yung isang serving niya men, and napaka-solid nun in terms of intaking or ingesting your caloric intake, di ba? So sa isang lagok mo boy, mai-ingest mo yung 1000 plus calories, which can help you build a large surplus within a day, lalong-lalo dun sa mga ano, sa mga hard gainers na sobrang hirap silang kumain kasi napakaliit lang ng appetite nila. Ayun, so number 1 recommendation ko, mass gainer as food replacement kung trip nyo. Pero iba pa rin kasi talaga kung kakain kayo ng balancing pagkain. So, kain kayo ng whole meals next to mass gainer, tas whole meals, mass gainer para mabalance si boy. So, ayun, so yun yung number 1 natin. So, proceed tayo sa number 2. Sensya na, hindi ko kabisado yung lista. So, number 2 natin is fast food men. So fast food. So ano ba yung fast food? So lahat ng fast food, mga Jollibee, McDo, Chowking, KFC, you name it, basta nabibili sa labas. Ayun boy, so yung mga nabibili sa labas na yan men, napakatataas ng calories niyan boy. Sa kadahilan ng unang-una, syempre ginagamit nila is mga fats, yung mga pinaprito nila, okay? Tapos yung mga meat of choices nila, syempre mga red meats, mga ano, dark meats na higher in fats para masarap yung benta, di ba? Para masarap yung luto. Syempre, ayun, mataas yung calories nun. May mga kanin, may mga sauces. So pag nag-add up yun, napaka-solid boy. Pero ito yung kailangan yung i-consider pag magpa-fast food kayo boy. Hindi dapat lagi, kasi ayan, i-quote ko na ha, sarili ko. Hindi dapat lagi, pero pwede siyang option nyo kung nagmamadali kayo fast food para fast calories din. So ayun, hindi nga lang nandun sa quality side, pero pwede nyo siyang gawin ano, medyo-medyo. So hindi lagi-lagi, ano lang, moderation is key. Parang option nyo lang, kunwari on the go kayo sa daan, makakita kayo ng fast food, uy okay, pwede na tong ganitong meal para option nyo, okay? Fast food yung pangalawa. And ayun, number 3 natin boy is whole milk boy or full cream milk. So syempre ito yung mga nabibiling nakakarton sa mall boy. So bakit yon? So
So kasi meron tayong, di ba, meron tayong mga nabibiling almond milks. Tapos yung mga, yung almond milk, alam ko 30 calories, 50 calories, 70 calories option yun. Tapos meron yung mga non-fat milk, may mga low-fat milk. So meron mga normal milk na nakakarton. So medyo nasa lower calorie side yun compared sa full cream milk or sa whole milk, boy. So pag yun yung binili nyo, men, napakalaking surplus din yung pwede nyo idagdag. So nakikita nyo to, yung full cream milk or yung whole milk, ilagay nyo dun sa mass gainer, boy. So nasa 1000 plus calories yung mass gainer. Tapos ito, di ko kabisado, pero bawat ano naman, bawat nagsasabi ako food, ilalagay ko na lang yung picture tsaka yung calories niya per serving. Ayun. So yung full cream milk, ilagay mo dun sa mass gainer. Tapos ayun, yun yung ipang shake mo, tapos inumin mo. Eh di, for example na lang ha, di ko sure, pero kunwari, nasa 200 plus calories yung isang serving. Tapos nasa 1000 plus, oh okay, di ba? Pag inum mo dun sa mass gainer plus full cream milk, nakaka-create ka lalo ng malaking calorie surplus, boy. So ayun, di ba? Napaka-solid naman nun. So proceed tayo sa susunod. So next, boy, is cereals. Cereals, man. And ito, solid din na option to in terms of creating a calorie surplus or gaining weight in general. So kasi yung cereals, napaka-tataas niyan sa carbs, especially sugars. So medyo yung ibang options natin tulad ng mga Coco Crunch, yung mga matataas yan sa sugar. Pero meron naman din mga nasa healthy options na yung mga granola na cereals, parang mga ganun, di ba? Pero kayo na lang, option nyo na yun, choice nyo na yun kung ano yung trip nyong cereal. Pero napakagandang option na idagdag kung nagpapagain kayo ng weight is yung cereal. So di ba? So parang isang serving ng cereal, tapos yung previous na sinabi ko, yung full cream milk, idagdag nyo sa cereal, di ba? You can create a larger surplus. Larger is not a word. A huge surplus na lang. Ayun. So, yun, susunod tayo. So, boy, next natin is, ano to? Peanuts. So, peanuts, boy. So, any kind of nuts in general na lang. So, parang almonds, peanuts, cashews, kahit anong mani. Basta mani, okay? So, bakit yun? Yung mga peanuts, yan, magaganda yan sa fats. So, matataas yung fats ng peanut. Tapos, meron din silang medyo semi-slight na protein, okay? So, yung peanut na yun, pag tinitake mo sa napaka-konting handful lang na peanut, nasa, ano, parang halos same lang sila ng calories ng peanut butter, okay? So, ayun, isang handful ng peanut. So, lagay ko naman yung picture dyan. So, napaka-solid din yan to create your surplus, boy. So, kung ano, may budget kayo, pwede kayong bumili sa SNR nung, or sa mga healthy option ng mga ano, mga unsalted peanut. Pero mga ano, sa walang budget, pwede na yung mga Happy, Sugo. Pero again, pag processed food, medyo i-take nyo sila ano, in moderation. Lalong-lalo kung may ano, high blood issues kayo, boy, kasi napakatataas ng sodium nila. Tapos medyo mataas na rin sila sa saturated fat dahil yung mga yun, pinrito sila, okay? Ayun, so ayun, next, yung option natin na to is peanut. Okay, next natin is avocado, boy. So avocado, napaka-solid din nitong men in terms of healthy fats, okay? Magandang option yung avocado. Gen, yung camera! Gen! Ayan, napakagandang option nito. Pasensya na yung haso ko. Napakagandang option nito in terms of adding healthy fats. And napakakunting avocado, boy. Again, nakikita nyo dyan sa picture. Napakakunting avocado, boy. Napakasolid ng ano niyan, calories niya. Nakala nyo, avocado, porket konti. Konti lang din yung calories. Napaka-dense ng calories nito. Lalong-lalo sa fats. Pero healthy fats naman to. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga nagpapalose ng weight, avocado, medyo ano, i-track nyo kasi yun, napaka-solid nga ng calories nito, medyo delikado kayo. So, ayun, avocado, healthy fats, napaka-solid nito. Tsaka nakaka-create din to, nakakadagdag to ng magandang calorie surplus. So, susunod is peanut butter, man. Pasensya na.
Ayan, peanut butter. So, peanut butter, so per serving neto, boy, nasa, ito ako bisado ko kasi regular intake ko to or regular na kasali ko sa diet ko. Per serving ng peanut butter is 190 calories, boy. So, ayun, di ba? Yung nakasulat dun sa label, 2 tablespoons. Pero yung 2 tablespoons na yun, in reality, 30 to 32 grams lang. So, ayun, 30 to 32 grams. Hindi naman mapupuno yung tablespoon mo dun, boy. Ayun, so dense kasi yung peanut butter. Ayun, pampalaman mo sa tinapay or what. Kung ano yung trip mong gawin sa peanut butter. So, that can also help you create a surplus. Dahil nga, napaka-konting peanut butter lang. Napaka-solid ng calories niya. Okay, so, ayun, sa mga nahihirapan mag-gain nga ng weight, lagay nyo itong option na to, peanut butter, sa food intake nyo, boy. Okay, susunod na tayo, men. So, next natin is fruits. Okay, so, fruits. So, i-search nyo kung ano yung fruit na ano. Na, pero maglalagay ako ng list dyan, okay? Na mataas yung calories. Kasi may mga fruits na mataas yung calories na nasa higher calorie side. Meron din fruits na nasa lower calorie side. Katulad ng mga berries. Ayun, mabababa lang yung calories ng berries. Tsaka pakwan, watermelon, mababa lang din yung calories niyan. Wherein compare mo sa banana, alam ko banana mas mataas yung calories niya. So, magandang ano, food intake yung fruit in terms of bulking kasi, ayun, unang-una sa lahat, fiber, okay? Sugar, fructose or healthy sugars. Yung healthy yung fructose, i-search nyo, huwag kayo magagalit sa fructose kasi pag nagalit kayo sa fructose, magagalit sa inyo si Greg Doucette, IFBB Pro or si Coach Greg, ayun. So, isa yun sa mga idol ko dito sa fitness ngayon. And, yun, fruits. So, search nyo lang. Just maglalagay na lang ako ng options dyan sa screen kung ano yung magandang calories. Next natin, boy, is dark meats or red meats, okay? So, hindi naman kasi lagi porket yung mga nakikita nyong idol nyo kinakain nila chicken breast, fish, white fish, ano, yung mga ganun, nasa leaner side ng cut ng meat yon, boy. Wherein, hindi nyo na-realize dito sa kabilang spectrum, mga red meat, dark meat, tulad ng steak, mga ground beef. So, piliin nyo yung magandang fat, ano, fat to leanness option. Tapos, ano ba, mga chicken thighs, chicken legs. So, ayun, di ba? Napaka-solid nyan in terms of adding calories to your diet. Kasi, mataas yung fat intake nila. Wherein dito sa low calorie side na foods or mga white meat, lean meats, nasa low calorie side sila kasi purely halos protein na lang sila, okay? So napakagandang option niyan, red meats or dark meats. So last but not the least, boy, on the list. Okay, ayaw naman lock. Okay, last but not the least is ano, men? Tawag dito, healthy oils, okay? Healthy oils. So, ito pwede nyo rin itong i-add sa diet nyo or hindi naman i-add sa diet mismo. Pwede nyo silang ipanluto sa mga kinakain yung foods. Ano ba yung healthy oils para sa akin? Olive oil and ano, coconut oil, okay? So, in terms of health benefits, sabi eh, maganda daw yung olive oil. Tapos, yung coconut oil naman, meron siyang MCT, okay? So, sabi nila yung MCT can help with fat burning, okay? So, yun yung dalawang yun na magandang oils para ipang-prito nyo sa itlog nyo, ipang-pan-fry nyo sa meat nyo. Tapos, alam ko, per tablespoon, lahat naman kasi ng oil, parang same ano na lang sila, nasa same calorie side na lang sila. Nasa 100 plus calories per tablespoon, okay? So, ayun. And, ayun, paprito nyo sa mga meat nyo, sa mga itlog nyo. So, di nyo alam kung nahihirapan kayo mag-add ng weight or ng size. Eh, kung pinapiprito nyo yung mga healthy oil options, okay, syempre nag-add up yan. And, it can create also a large surplus for you, okay? Ayun lang yung sample, boy! So, wala na tayo nasa list.
sana may natutunan ka sa video na to. Kung umabot ka sa point ng video na to, maraming salamat sa iyo, man. And click mo yung subscribe kung bago ka dito. Kung nagustuhan mo yung mga pinagsasabi ko sa video na to, subscribe andito. Tapos click mo na rin yung like, okay? Like, napakalaking tulong yan. Ayun. So, papasok yung channel natin sa algorithm ng YouTube pag pinindot mo yung like. So, maraming salamat sa inyo. Sana kada video ko talaga, nabibigyan ko kayo ng knowledge or ng value. Kasi, ano na yung mga nare-receive kong comments or parang feedbacks. Napaka-positive, okay? So, napaka-solid. Nakaka-motivate din. And, syempre, minsan, merong ano, nambabash. Okay, yung mga galit sa mundo. Pero hindi natin sila, ano, hindi natin sila papansinin kasi kawawa naman sila, medyo malungkot na yung buhay nila kaya sila nang babash. Pero where in this side, dito sa positive side, ang daming feedback. So, napakamaraming salamat sa inyo. Tapos, kung ano galit ka sa mundo or kung hater ka, aayos din, men, aayos din lahat. So, tiwala lang, boy. Ayun, boy, ang ganda na ng video. Like and subscribe. Like and subscribe. Let's go. Basic. Stay safe sa'yo, boy. Let's go.